Kamusta mga kapod? Ano nang balita sa inyo? So sa akin, ayun, medyo busy lang tayo kaya hindi ako ganong nakakalabas para maghanap tayo ng mga murang sapatos. Dami lang akong nasikaso ngayon. Medyo may ginagawa lang. So ayun, for this vlog mga kapod, magpupunta ako ng Algorer sa bandang Riga ba yun? Yung malapit sa metro station ng Union. Yung sa may Algorer, sa area ng Algorer, Algorer Mall. May imi-meet tayo na isang boss natin. Yun, mag-update tayo ng sa scooter. Bunso, what are you doing? Yun, so, ngayon kayo meron nga tayong kinukunan ng mga materials natin pagdating sa pag-upgrade ng scooter natin kay Boss Bogart. Tapos yung helmet ko kay Rain. Tapos ito, si Boss Christopher naman. Saka yung kukuha ako ng battery ng scooter ko. Kasi mahina na yung battery ng scooter ko. Katulad kanina, nagtulak na ako pa uwi. Hindi na ako nakauwi. So yun, kailangan ko na ng bagong battery. So actually, gagawin siyang range para hindi natatanggal yung luma. So kahit defected na siya o mahina na siya, pwede pa naman siyang gamitin. Although mahina na nga, tapos nandun pa yung isa, so bali dalawa na sila para medyo mas malayo yung mararating ng scooter natin yung biyahe. So yan yung update ng scoot ko, naka-charge siya ngayon at nagtulak nga ako kanina. Naka 10 inch solid tire na siya. Yan, harap at likod. Hi! Yan, tapos yung last na binlog ko yung scooter ni Mrs. ni Beth. So yan na, nag-update na rin siya ng solid tire at naka monorim na rin siya. Yan. Kasi madalas nga napaplatan. Kaya nag-solid tires na rin. At katulad nga nung sinabi ko dati, kapag naka-solid tires, ang isang problema sa solid tires is yung makaldag siya, manginig. Kaya kailangan mo talaga ng monorim. So yun, kay Boss Bogart ko rin siya pinagawa. Kaya yun, tara samahan niyo ko. Dayuhin natin si Boss Christopher sa area ng Algorer Mall. Tala! You know, Ricky Cruz here. At welcome to my channel. So yun mga kapod, nandito na tayo ngayon sa may Alriga. Medyo malapit lang siya sa may metro station. Actually, tinula ko lang yung scooter ko kasi maraming tao. Maraming tao sa daan. Tapos merong medyo masisikip na daan na hindi ka makapag-scoot dahil yun nga, mataw. So yun, ito yung scooter niya. Kargado, grabe. Yan, no? Kargado yung scooter ni boss. Stig. So mga boy, ito yung personal niyang scooter. Siya nga pala si Boss Christopher. Boss, shoutout ka dyan. Shoutout! So yan. Ba't may mga tinitinda ka rin mga accessories, di ba? Oo, mayroon din. Lahat ng makikita mo yung nakakabit dyan, meron ako. Ito yung pinaka mobile store ko eh. Lahat ng makikita mo dyan, kakabit natin sa scooter. So yan, yung mga effects siyang ganyan, ganda. So, parang bigat, no? Oo, oh, bigat yan. Sa 28 kg na yan eh. Ayan, no? Pati itong board niya. Grabe. Lahat may ilaw. Ayan, ito yung battery ang ikakabit ni boss. Grabe ang bigat. So, yan. Ano nga itong battery natin, boss? Range battery. Range battery siya na 13 amperes tapos 36 to 42. Bago ano siya, no? Samsung, no? So yun. Yun nga mga kapod. Kasi nga itong scoot ko is 16 kilometers ang tinatakbo ko araw-araw. Yan, papunta sa school ni Kyrie bago ako pumunta ng skydive. Tapos, kinakapos ako ng baterya. Kanina nagtulak ako actually. So yan, subukan natin ito. Let's go. Yeah.
So yung mga port, bukas na siya. May sunog siya dito. Overheat. Kakabit natin yung range battery para madodoble yung battery niya. Hey, daddy's turning quick. We got to go. So, sarado na natin. So, yung mga port. Nagkabit lang si Boss Christopher nung kable. Yung kanya lang sa loob, sa board at sa battery. Agaw pansin talaga tong scooter ni Boss eh. Yan o, bakor sanada nyo magpa-custom ng scoot. Matip nyo mga ganitong forma. Ito yung monorim mga port. Ito yung pinaplano ko na sunod, palitan ko yung monorim ko. Yan. Tapos. Yan o. Anong speed nito, boss? Wow, 50. Kakain ako ng alikabok dito. Astig yung signal light niya. Tsaka yung stop light niya. May laser sa gilid. Yan o. So yung mga port, kinakabit na ni Bossing Christopher tong bag. Yan, nandiyan na yung battery. Tapos ito yung cable niya. Pang-connect sa battery. So ito, pwede mo ito sir ipasok kung gusto mo. Sa loob, pwede mo siya isiksik. O pwede mo siyang igapang dun sa dito mo. Yan yung ilalim. So yung mga port, na-connect na ni boss itong battery. So yan na siya. In-explain sa akin ni boss kung ano nangyayari dito. So, ganun pala siya. Hindi sila balance. So, mas mahina yung main ko. Kaya, ito, naka-negative siya rito sa may board. Tapos, kina-charge down na itong battery na to, yung battery ng main, hanggang sa mag-balance sila. Ayun, tumataas yung amperes. Kanina, 5.5 lang, diba? So, yan. Ito nga siya. Tapos, charging board siya. Yan, hindi nga siya pwedeng gamitin dahil charging siya. Kukulikot ngayon ni boss yan para... So, hindi na mag-ano siya. Tatanggalin natin yung charging mode niya. Para kahit nakakabit yung range battery, magagamit mo siya. So, i-downgrade natin siya ngayon. So, pagkatapos yung downgrade niya, itong charging na to, mas yung pinapakita yung 49%. Babalik yan sa normal screen niya na. Pero yung speed niya boss, anong speed niya na kaya niyang takbuhin? Yung speed nito, bahagya lang siyang tataas sa 40. More on range kasi siya. Pero yung amperes niya kasi tumaas din kasi dalawang battery na yung gamit. So tapos na, na-downgrade na natin siya. So ayan, kita mo. Hindi na siya nag-charge kahit nakakabit yung range battery. Oo nga na. So ibig sabihin, pwede mo na siya gamitin habang tumatakbo ka. Oh, pero... 2.5 siya. Pero nagcha-charge siya. Charging pa rin yan. So yun mga port, tapos nang ikabit itong range battery natin. Yan, hopefully hindi na ako magtutulak pa uwi. So, ayan. Kung may mga kailangan kayo mga port sa mga accessories ng scooter, ito si Boss Christopher. Tour niya kayo sa mga kanyang mga products tsaka mga ginagawa niya dito. Boss, ano bang available natin dyan? Ayun. Kung ano yung lahat ng makikita nyo dyan sa scooter ko nakakabit, rear shock monorim, footboard, battery pack 12 volts,
itong wiring na to, pang range battery ito, itong isa pang speed battery na nakakabit din dito ngayon. Yung gamit kong speed battery is 16 volts pero low watt lang siya kaya 10 na lang yung pinapakita. Tapos ito yung 12 volts ko. Itong bag na to may fan din para hindi siya mag-overheat. May sarili din ng switch dito. As yan. Ito yung brace natin, meron din tayong ganito na. Same yung ilaw niya, sabay siya sa board na may ilaw. Yan, meron tayong ignition key. And meron din tayong transformer na handlebar. Ganitong throttle, thumb throttle. Yan, ganitong mga switch, hand extender bar, phone holder, and ganitong switch. Yan, mga ganyan. So, ito yung controller ng taillight natin na may laser. So, ito yan. Yan. So, yun yung controller. Illusion handle dito. Yan. So, yan. Yan yung mga produkto natin. So, ito yung mga headlight natin. Yan. Ito kanina, binuksan mo yung headlight mo, lakas eh. Pang ano kasi yan, yan. Binubuksan yan, sabok yung buong, ano, buong daan. Yes. Ay, ito lagay ng ano, ng pender. Original nito, wala. Ito yung 1, di ba? Oo. Sa version 2, meron na eh. Yung bakal. Na palaging gumagana. Kailangan lang higpitan para hindi siya umiikot. Pero okay din naman. So meron pala siyang headlight dito. Parehas 'to ng nasa ibabaw. May headlight din 'yan. Parehas siya, na. Oh. Magkaiba lang sila ng kulay. Itong baba blue, yung taas red. Ito. Ito 12 volts battery pack din 'to. Ah, same na sila para, para sa board tsaka dito sa brace niya. Dedicated lang siya doon. May sarili Iron Man po. May sarili siyang voltmeter din. Mga switches. Yan. So, ito yung mga product mo, boss. So, customize yung mga bag niyan. Kung gusto niyo mas maraming ports, pwede natin damihan. Kung gusto niyo, itong default battery ko na 12 volts, 12 silang yun. Pwede ka mag 15, 18, 24, hanggang kung kailang gusto mo para di ka na malobat. So, kung gusto mo 1 week bago ko mag-charge, mas damihan natin yung battery. So, mas long life siya. Yun. So, yung number ni Boss Christopher, lalagay ko sa description down below. Check nyo na lang kung may mga plano kayo, tsaka meron kayo mga inquiry. At, Boss, may page ka ba? Yung sa ano ko, yung ginagamit ko, yung Lux TV. So, may mga post din ako doon, yung mga ginagawa kong battery, 12 volts, kung paano ko nagawa ng 12 volts, yung mga tips, yung mga wire na dapat gawin. Ano, whitey o ano? YT ba siya? YouTube or? Oo, YouTube yun. YouTube. So, anong channel mo? Lux TV. Sa anak ko kasi yun. So, wala pa akong official page. Pero dun ako nag-upload kung paano ako nagawa ng battery. So, na mga port. Try ko din search. Tapos ilagay ko yung link ng YouTube channel na yun sa description down below. So, yun. Pinapasok tayo ni Boss dito sa may workshop niya. Nga pala. Nakita ko nga pala itong Facebook ni Boss. Nakita ko kasi sumasali siya sa mga show yung scooter niya. Yan yung mga, meron na siyang mga awards. Yan o. Meron siyang 4. Yan, tapos ito yung current project niya. 60 volts, 100 amperes. Yan, so may sa customer niya, yan ang current project na ginagawa niya. Yan ang kanyang workstation. Solid. So yun na nga mga port, yan ang latest update sa ating Xiaomi M365 Pro scooter. 2 taon na nga pala siya, kaya namasakit-sakit na rin yung mga kasukasuan. So ayun, kung bago ka sa channel ko, please huwag mong kalimutan i-click ang red subscribe button down below. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating video. At kung matagal ka nang nanonood at hindi ka pa nag-subscribe, it will be highly appreciated mga kapat kung kiklik mo na ang subscribe button niya, kahit paano pa nga ba. See you again sa susunod nating video. Yo! Thank you guys for watching. If you like this video, please click the thumbs up, leave a comment, and for more videos, please click the subscribe button
And see you again sa susunod nating video.